accountancy, business and management, or ABM, of your beloved school, which I really admire. The school that really provides the best and quality students. And of course, those students who are globally competitive are also coming from your school. Well, for today, I'm so much honored to discuss about the interpersonal skills. And I'm so happy because I know that your students are well-versed enough about this topic. But then again, what they need now is someone who will tell them about the goodness of having these skills for their future needs or purposes as to regards to the accountancy, business management, as there are their strand. But anyway, when we talk about interpersonal skills, these are the skills we use every day when we communicate and interact with other people, both individually and in groups. They include a wide range of skills, but particularly communication skills such as listening and effective speaking, they also include the ability to control and manage your emotions. So when we say interpersonal skills, this is your ability to connect or to have a link with someone or to anyone or to anybody. So ibig sabihin nito, ito yung kapasidad ng isang tao, ng isang individual, kung paano siya magkaroon ng influence sa isang tao. Let's say for instance, if we talk about business, kailangan pag nakikipag-usap tayo sa isang tao sa araw-araw, kailangan kapag kaharap na natin siya, kailangan iniisip na natin at the end of the day, ano ba ang makukuha natin sa kanya? Ano ba yung pwede nating pagkakitaan sa kanya? Well, that's the secret actually that I have learned from our Honorable City Councilor Dr. Jessie Miranda, who's been into business for so long. Na sabi niya sa akin, what's your secret, Doc, of having this very successful businesses? Ang sabi niya sa akin, dapat sa araw-araw na may kaharap ka o kausap kang tao, kailangan nakikilala mo o nagagawa mong pag-isipan kung ano yung kikitain mo sa kanya, kung ano yung makukuha mo sa kanya at the end of the day, para at least it would not be a big waste of time and effort as well. So tayo, kapag nakikipag-usap tayo sa mga individual, sa ating nakakasalamuhan, kailangan nag-iisip na tayo ng ano ba ang pwede nilang maiambag sa atin. So in terms of business, if you will, in the future, kapag papasok ka sa isang negosyo, kailangan yung ating market ay hindi lang yung kung anong meron tayo. Yung establishment as a whole, it's okay. Kailangan state of the art, kailangan okay lahat, you provide the best and the quality services. But how? How are you going to do that? So you should start from within yourself. So kailangan yung sarili mo is already a market. Kailangan the moment you stand in a large group, in public, kailangan you mean business, you mean market. So yun. So I'm just simply saying, in short, sa negosyo o sa interpersonal skills, madali lang naman yan eh. Hindi mahihirapan ka magbenta ng sabon na whitening soap sa isang tao kung hindi nila nakikita sa'yo as nagtitinda ng sabon na pampaputi yun kung hindi ka maputi. Who would have say na itong sabon na to na binibenta ko na very costly or expensive ay makakatulong sa pagpaputi kung ikaw mismo na nagbebenta ay hindi maputi. Same as true, kailangan alam mo yung product mo. Alam mo yung sinasabi mo. So, ang sinasabi dito sa interpersonal skills, you have this ability, of course, to market what you have. But how will you do that to market your own product if you cannot even market yourself? So, it starts from within yourself. Kailangan, pag sinabi natin, business, you mean market, you mean money, you mean malaking pagkakakitaan, yayaman ka, kailangan pag-aralan mo ang negosyo. Actually, you don't need to go to
proper schooling para pag-aralan yan. Dahil karamihan sa mga mayayaman ngayon, hindi pinag-aralan kung paano yumaman o paano magnegosyo. Sabi nila, it entails a lot of time and effort, sipag at tiyaga for you to be able to prosper. Even you all have those things, if you don't have the capability to assert your potentials and confidence, hindi mo magagawa yun. Kasi alam naman natin, yung business talaga, it's an experiment. For the first time, may mga ups and downs for the span of 1 year, 2 years, 3 years, ganyan. But you have to work for it. Tignan mo kung saan ka magsisimula. So, you have to know your product. You know how to interact with each other. You know how to effectively speak about your business. And you know as well how to listen. You need to be an active listener and an active speaker. Kasi, kailangan alam mo yung binibenta mo, alam mo yung negosyo mo. Kung ito ang negosyo mo, dapat alam mong dalhin yan in a large group. Alam mong ibenta. Now, you should also know how to listen. Pag may mga advices like, siguro mas maganda ganito, mas magandang ganito ang gawin natin, you have to get all those things, whether constructive, whether whether hindi maganda, you just have to take all of those criticisms or advices or anything that you have to call it, dahil makakatulong yun. You have to be very careful kasi alam naman natin in the world that we live today, may mga detractors tayo. Pwedeng yung mga sinasabi nila hindi nakakatulong, pwede rin naman nakakatulong, but you have to be very careful in doing so and checking, selecting what's best for your business. What's best, how to start your business. So, yun. Una sa lahat, your supporters will always be the members of your family. Next to it are your friends. Your trusted friends. And of course, para mabenta mo and how you start your business, you need a strong foundation. Kung mag-isa ka lang, tatatayo. Like you're only 18 years old and you already have like 5,000 pesos and you wanna start a business, how? So, it's a collaborative effort now. It's a collaborative decision. Aside from yourself, kailangan members of your family. You have to ask your parents since bata ka pa naman. You have to ask them so they could guide you. Another thing, you go out. Who are your friends? Ask them. Your advisors. I know may mga kaibigan kasi siguro mas matanda sa iyo or your teachers who could help you. Reach them out and ask them. Yung mga advices nila, collect them and I know it could help. Then, you just have to listen to them because I know, alam nila yan kasi sabi nga nila, pag mas matanda sa'yo, mas well-versed yan, mas well-experienced yan, mas alam nila kung ano yung makakabuti o magiging kalalabasan ng kung anong gusto mong goal o purpose na gustong gawin. So, as simple as that. And then, naniniwala ba kayo that you need also yung prayer? Because when you pray, you will be positively guided. Your mindset is positive. Your outlook is positive. Everything is positive. And you have this initiative now and the courage now and this willingness to prosper and to pursue whatever business, whatever plans that you have, dahil yun ang gusto mo, dahil hiniling mo yun kay God. Kasi sabi nga nila, when you put God in the center of your life, then everything will fall into the right place. So, you have to believe. Sabi nga nila, dream, believe, and survive. The secret is the power of the mind. Paano ba yung power of the mind nga kunada? Sige nga. Ang power of the mind na sinasabi nila, it's all about your initiative, your mindset. Pag sinabi mo, I believe I will be successful and so shall it be. Pag sinabi mo yan sa utak mo, I believe I will be successful and so shall it be. It will be done and not be denied. So, ganun lang yun. Pag sinabi mo na magiging successful ka, then it will happen. Pag sinabi mo that someday,
I will become a great businessman in the city of San Fernando, it will happen. Because if that is your mindset, you will work on it. You will work hard for it to attain and achieve yung gusto mo. So, that is all about interpersonal skills. So, it is no exaggeration to say that interpersonal skills are the foundation for success in life. People with strong interpersonal skills tend to be able to work well with other people, including in the teams or groups, formally or informally. They communicate effectively with others, whether family, friends, colleagues, customers, or clients. They also have better relationships at home and at work. So, kapag sinabi natin interpersonal skills, what are those interpersonal skills? Interpersonal skills are sometimes referred to as social skills, people skills, soft skills, or life skills. So, yun na yun. Social skills, your capacity, your capability to interfere, to mingle with different types of people regardless of their social status, regardless of their gender, regardless of their sexual preferences, regardless of their race, as long as they're not violating any of the laws of this land, I think they have the right also to mingle. Same as what you want. Ang pagka nasa negosyo ka, walang mahirap, walang mayaman. Your market should target everything. Katulad ng, I think Sir Dr. Jeff knows this. Kasi si Dr. Jeff is sometimes siya ang nagmamarket for gifted learning. Lagi ko yan nakakasama. Nakakasama dahil ako naman yung nagaan sa La Finces Scholastica. Imagine, Sir Jeff knows this. Mas matagal ang gifted kaysa sa La Finces. Ang La Finces, kumbaga, nakapampers pa lang ang gifted na may tungkod na gano'n na katagal. Established na ang gifted as compared sa La Finces Scholastica. I am a product of La Union College of Nursing, known to be La Union College of Nursing Arts and Sciences, and now La Finces Scholastica. When we started the school, when I am a student of the school and elected as SBO president for 2 years and at the same time the editor-in-chief for 2 years and become the elected federation president of the student body organization of the city of San Fernando, ilan lang kami na estudyante. We are just like 120. And that's two sections. For the College of Nursing, because it was a pure nursing school. And then, Dr. Sinaida Pin hired a very expert person or individual into marketing. Kung paano i-market. Imagine, alam yan ni Dr. Jeff, ang isang negosyo like yung school na ipapatayo mo, kailangan ang may pinakamalaking pondo dyan is the marketing department. Dahil sila ang lifeblood ng school. Pag hindi na-market ng maayos ang school, no one and nobody will enroll. No one and nobody will believe. So from the marketing itself, from the marketing department, you need to create good flyers. Yung mga ganyan, magagandang flyers or pamphlets. Dapat may radio ads, TV ads, lahat ng klase kailangan gawin mo para makilala ang school. Lalo na pag tumatayo pa lang o pausbong pa lang school. Okay na yan pagka may napag-graduate na, tapos may mga board exams yan, nag-top sila sa board exam, next yan na magandang marketing strategy. So imagine mo when we were students like that, ang konti lang namin, feeling namin hindi legit ang school, ganyan, until we graduated 2007, eventually may mga pumasa naman sa board exams, yun na yung naging marketing strategy ng La Finces Scholastica. Until I worked there. When I go back, I worked there as a college instructor and they hired me as a marketing officer. So, anong bentahe? Kailangan ikaw mismo, you as faculty members, you are as a student, should be the one to be at the limelight. Ibig sabihin, yung mga faculty dapat, yung mga student dapat ang magpapatunay at magpapatibay na ang gifted learning school or ay ang pinaka the best na school. So when you carry your uniform outside the school, you are always carrying the name of the school. When you wear that uniform and the ID that says gifted learning school, you mean business. You just don't mean quality education. You mean business. Pag ang estudante nahuli dyan outside the vicinity of gifted because na barter, o pag ang estudante
nagka-cut ng klase, tapos naka-uniform, nakikita sa pagoda, it means destruction of the business, kasiraan ng negosyo. So, ibig sabihin, we must always impose the proper discipline. Same as true with the what we call interpersonal skills. In terms of negosyo, discipline must always be there. Must be always on the top. Kung wala kang disiplina, nothing will happen. When you put up a business and you invest like 1 million, but your lifestyle is you close the business at night and you go partying, you go to Thunderbird for a casino, and in the morning, you just open it kung anong oras mo gusto mong i-open, you just want to close the business sa oras na gusto mo, then it will not prosper. So number one, there is your discipline. Okay. Because that discipline could also connect to your social responsibility, to your social obligations. Siyempre, kapag yan ang nakikita ng society, kasiraan yan. So, ang hirap, di ba? Katulad ko, I am a homosexual, I am a gay. Tapos, I am a barangay official, I am a teacher. Tapos, makikita ako nandyan sa plaza in the middle of the night. Di, ang laking kasiraan yon. So, kapag may nailagay o naidagdag sa pangalan mo, may naka-angkla, I am a businessman, ibig sabihin, respetado, ibig sabihin, may patutunguhan, ibig sabihin, may direction. So, same as though, if you are in a position, if you are a teacher, tas makikita na ka, tagbidbidyo, kinaroon lang na barbantag, sarsaro, agaw-awit, then you can never earn respect. And another thing aside from discipline is respect. Respect to yourself and respect to others. Sabi ko nga sa'yo, even the person or an individual who cannot even afford to enter into your business because han na nga kaya iti ngabayadan, DJ servisyo nga itid mo. Let's say, for instance, it's a milk tea and it costs like 25 pesos but he has only 15 pesos sa kanyang pocket. Hindi siya makakapasok sa negosyo mo kasi hindi siya makakabili. But still, respect must always be there. Because you'll never know sooner or later, itong tao na ito, ginagawa ka pala niyang motivation. Ginagawa ka pala niyang inspiration. Kaya pala siya nandun sa harapan ng negosyo mo na milk tea, hindi dahil kulang din lang ang pambili niya o gusto niya maitikman ang milk tea mo. It is just because nakikita niya that someday, somehow, nakikita niya na magkakaroon din siya ng ganun na negosyo. You serve as an inspiration, as a total picture ng happiness at inspiration ng ibang tao. So, kailangan na respeto tayo. No, Kaspagarigan, nagkurang, Kaspagarigan, let's say for instance, yung tao, this is really what is exactly happening sa Jesse's Enterprises, sa Jesse's Gowns and Salon ni Doc Jesse. I'm basing it based on our experiences. Pupunta yung isang mag-asawa na ikakasal since we are providing gowns. Tapos sasabihin namin ang package ng buong entourage from wedding gown to tuxedo hanggang sa flower girl's mother's dress at saka yung barong ng tatay at mga abay ay 15,000. Kami na yung pinakamababa. Pero sasabihin ng pupunta doon sa negosyo na they only have 12,000 pesos. Yun lang yung kaya nilang pera. Ang tanong, ibibigay mo ba yung buong package na 15,000 na kasuotan para sa kanila, para lang matuloy yung kasal? O ibibigay mo at 12,000 pero babawasan mo. Instead na 5 yung flower girl, gagawin mo na lang 3. Instead na 5 yung bearers, gagawin mo na lang 3. Ring bearer, coin bearer, and Bible bearer. Instead na 5 na groomsmen at 5 na bridesmaid, gagawin mo ng 3. Just because 12,000 yung budget. Or, are you just going to give the 15,000 for them to satisfy yung dream nila na wedding according doon sa in-invite nila na members ng entourage nila? So, you have to think of it. Because in the kind of business, you also need sometimes to gamble. Alam yan ni Dr. Jeff that you also need to gamble your money and your time, your effort, everything, your resources, even your personal interest, maigagamble mo yan. Kapag ang pagkakausap mo na ay nagkukulang sa pera. Same as true, kahit sa negosyo sa school, as we have experience, dumating ako, I've been into teaching for like 12 years,
dumating ako na sasabihin ng estudyante ko, sir, hindi ako papasok tomorrow to take the exams kasi wala akong pambayad ng tuition fee. What will you do as a teacher? You need to help your student. Okay, I'll be the one to ask the accounting department to have a promissory note and I'll be the one to take charge with your account para lang makapag-exam. Ganyan din sa negosyo. You need also to bend some of your guiding principles with your interest sa negosyo mo para lang din to please ka din yung mga iba na gustong makuha yung produkto mo o yung servisyo mo. Because at the end of the day, you'll never know. Baka yung ginawa mo is a good karma. You just have to believe in the wheel of fortune, the ups and downs, and finally in karma. Because according to the law of karma, you will reap what you have sown. What comes around, goes around. So, kung halimbawa kulang lang ng piso o dos, na alam mo yun lang yung tutubuin mo sa isang tao pero kulang sa kanya, but gusto niya yung servisyo mo, yung produkto mo, just give it. That's the overflowing responsibility of your social responsibility. You go beyond. So, yan yung sinasabi. Your social responsibility, how you informally talk to a certain group or certain team, your relationship with each other, may it be at home or at work, you need to foster the discipline and respect. Because that is our social responsibility. I think I got that. Because when we say what interpersonal skills, this is all about what you need and to use how to communicate and interact with other people. Your ability. Sabi ko nga sa inyo mahirap i-earn ang confidence. Mahirap i-earn 'yan. Mahirap i-earn ang confidence. Kasi sa atin, ang confidence talaga yan, kailangan proseso. Nasa proseso yan. And since you are under the accountancy and business management, I know that sooner or later, if you're not the owner of a certain business, you will put up a business for others because you are the consultant. So, yan lang ang pupuntahan nyo. If you will not put up your own business, baka might as well, kayo ang utak ng isang mayaman na negosyante o utak ng isang malaking kumpanya. Because yun ang pupuntahan ng accountancy business management na strand nyo. So, ibig sabihin, what you need as an individual, as a person, as a grade 12 or grade 11, is this confidence. You should build your strong confidence. That is, first, you should start how to deal with different types of people. And by dealing with different types of people, you need to nurture friendship with them. Kailangan, kapag kinakausap mo sila, marunong ka makisalamuha sa kanila, kailangan nagiging kaibigan mo na rin sila. You have to nurture friendship with them as well. Because that will be your strong foundation para sa iyong future goals in life. Because, like when we say, the communication skills, which turn covers like the verbal and the non-verbal, these are actually, when we say verbal, what we say is how we say it. Pag sinabi mo, pampaputi ito, you mean pampaputi ito. Diba? You need to persuade them beyond reasonable doubt na yung produkto mo nakakaputi. Kahit alam mo sa sarili mo na it takes 3 months bago pumiti, pero sinasabi mo in just 2 weeks puputi ka. Why? That's your ability sa verbal communication. Diba? Pagkakataon mo yun, ibenta mo ang produkto mo, ang negosyo mo. Diba? Come and experience the beauty of my resort. It has a conducive environment. Mga ganon. With the state-of-the-art facility. Namati-damat. Dati jeep flyers mo, nagpipintas si drawing na. Ay, ang ganda. White sand. Wow, fully air-conditioned. Wow, ang ganda ng kama. Parang ang sarap higaan. Nagbayad dan. Nag-check-in dan. Ay, naapo, nagadumagayam ti ampas na. Diba? Nagadumagayam ti suro, nagkagatildam amin. Nagpara mo gayam ta magdadadaol mo ta air nakabayad dan. Pero you should take
charge with the effect. Because dalawa yan, nagustuhan ba nila yung servisyo mo o naging kasiraan mo ba? Kumita ka nga. Titipad ka, yes, kimitag tatangarabi, fully loaded, dahiti full pack, dahiti resort ko, nagado nag-check-in. Pero itong bigat cut, edi suggestion box cut, poor management, poor facilities, kung kunanan to dayon. Not recommended, kung kunanan to ijayon. Awalan ti Mark, imbis ko mga dagay tao nga simrat nga dagay jay, nga 15, imbis ko mga dagay nga rimuar, impose sa Facebook the experience na nagpintas, and please do also experience and visit the same place na ang ganda. Haan. Tay suda, iti mag-i-post sa social media, iti pakadadaklan, iti negosyo. So, dalawa ang effect niyan. Pag yung communication skills mo, e puro ka-etyosan. Alam naman natin yan, pag ka-etyosan, meron din karampatan niyan na effect. Pero, ang sinasabi dito, what we say is how we say it. Kung anong sinasabi mo, dapat napapanindigan mo. What we say, how we say it. Diba? Kung anong sinabi mo, paano ba yung pagkakasabi mo? Diba? How? Diba? Pag sinabi mo, katulad ngayon, nagpintas ka, naka-smile lang, ibig sabihin, totoo. Pero, nagpintas ka, pero ang lungkot-lungkot, hindi talaga totoo maganda ka. Ka-plastikan yun, ka-etusan yun. Ganon din yung negosyo, di ba? Nagimas dahiti milk tea. Kaya nasawan, pupudpud no. Pero, no ibagang, nagimas dahiti milk tea. Ah, akaawan mamati ah. No, kasi ti patalastas mo. Awang pamati nga na ima si milk tea, baka makasabidong. So, how you say it is has an impact. So, pagalingan ito sa verbal communication. Not unlike sa verbal, non-verbal communication, ganito lang yung non-verbal communication. Hindi to para sa mga mute and deaf sa negosyo ito. Halimbawa, patalastas lang, hindi nagsasalita. Pag nakita mo na ganun ang reaction ng customer, ibig sabihin masarap. Ngam no, iminom ti milk tea, Diyos ko, agbulbuli gaw-gaw di mata, nagtaltalabutab di ngiwa na, you mean not a business, you mean kasiraan ng negosyo. That's all about the non-verbal. We communicate without words, for example, through body language or tone of voice, di ba? Yung mga ganun, yung mga ganyan, na sign language, di ba? Yung mga ganyan, o, di ba? Yung mga perfect, ganyan. Happy yung mga ganyan. Yung mga, may mga mga ganyan na, ano, na body posture, body language, it means total happiness. It means satisfaction. You mean business. Diba? Ngam no, digit tao, imunod ijayti negosyo, agpurburagsot, diba? Makasangsangin, hindi siya na-satisfy. Same as true to the owner. If you feel like you are no longer happy with the kind of business, with the type of business na pinatayo mo, well, mag-isip ka na. Kung na-bankrupt ka for the third time, huwag mo nang gawin for the fourth time, baka hindi yun yung calling mo. You need to think for another business, for another kind of business. Okay. Ganun po yun. So, sabi ko nga sa inyo always, you always have to tap the advice of your family and your trusted friends. Kasi they can help. And lastly, you need to pray. Because God will provide. Okay. Listening skills. How we interpret both the verbal and non-verbal messages sent by others. Diba? Simple. Yun na nga lang. Example is, my example a while ago is a total manifestation of how you communicate verbally and non-verbally. That is your listening skills. Kailangan you have the capability on how to interpret yung communication, yung binibigay sa'yo, nire-relay sa'yo ng ibang tao. Pag sinabing ganun, alam mo yun, na-approve, mas maganda, okay, pasok sa banga, yung negosyo mo, yung produkto mo. Pag sinabing cry, 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 or bye-bye,
mag-close ka na. Charot. Hindi ka naman mag-close. That is already your moment to decide to at least mag-ngilay-ngilay, ipag-isipan, plan ulit kung anong maganda gawin. So, it has an effect. So, you need also to be an active listener and an active speaker. A keen listener and a keen observer. Dahil, kalimbawa, your business is a restaurant. Papasok yung customer. Hinawakan ang menu. Ito pala ang pagkain. In order lahat yan. Ikaw, as the owner, tinitignan mo yung isang table na yun na nag-order. Kung satisfied sila sa food, sa pamamagitan ng kanilang mga actions. Sarap na sarap, di ba? Magtaka ka kung lahat sila umalis sa table na hindi ubos ang pagkain at may mga iniwan na residue or mga tira-tirang pagkain. Ibig sabihin, hindi pasok sa panlasa nila yung negosyo mo. Doon pa lang, minomonitor mo na yun, chinecheck mo na yun, in-evaluate mo na yun, ina-assess mo na yun. Siguro the next time, huwag ko na siyang lagyan ng ng magic sarap. Siguro na lang, konting asin. Yung mga ganun. Because these people, especially kung ang negosyo na ipapatayo mo, ay pumapasok ang tao, lalo na pag kinakain ang negosyo mo, you need to be very careful. Ang manifestation lang ng binibenta mo para tangkilikin ng ibang tao ay yung kanilang gestures, postures, at saka verbal na sasabihin sa'yo sa negosyo mo. Like, tatawagin ka, excuse me sir, bakit ang alat ng adobo nyo? Excuse me ma'am, bakit ang tamlay ng ng guyaban shake nyo? Sila yung magsasuggest sa'yo that you need also again to reinvent. Kailangan agimbinto ka man yanya tatanong dito dito eh na yun ang atapay dito yun kastoy weno bakit ka sa pulang dito ikat asito tap numatay mo langan dito ng customer no mga ganon. Kailangan mo mag reinvent mag-isip ka ulit ano ba ang magandang dagdag dito sa adobo na to kasi sabi ganito ano ba ang kailangan bawasan sa ganito bakit sinasabi ng customer ko ganito so doon pa lang you need to be very careful so you need to be a keen observer and a keen listener. You need to be very active sa ganon na proseso. Okay. Kasi, pangalawa, ang laki ng impact ng social media. Remember, nanalo si Duterte sa presidential election dahil sa social media. Social media lang ang pinagalaw niya na ibenta siya ng bonggang-bongga. I tell you, even Dr. Jesse Miranda, binenta ko lang siya as to run as a city councilor sa social media. Diba kung napansin nyo, ako lang nagkakampanya at yung members ng family niya. Awanti sa Bali na grupo nagkampanya. But how we market Doc Jesse is through social media. Presentation is one. Achievements is one. Accomplishment is another thing to consider. So, pinaka-importante yung background mo as a business owner. When you put up a business, akat ha mga dyan, tati history pa nga, dahil agidugdugkog ka, diba? Antay nga man, mga anday ka, tahilig na dahil tati, agpangpangres no, habang agtimtimpla, timilti, diba? You need to build your background as good as you need for your future plans. Ngayon pa lang, inaayos mo na yung sarili mo. When you plan to have your own business in the future, ngayon pa lang, inaayos mo na the way you post at the social media or over the social media kailangan maganda. Ngayon pa lang very pleasing na ang personality mo sa social media. Ngayon pa lang when you start up a business, ngayon pa lang naka-assert na yung iyong sarili sa ganitong focus because you're going there. Kaya nyo kinuha ang accountancy business management kasi dalawa lang yun eh. Sabi ko sa'yo, kung gusto mo masahuran ng 700,000 a month sa isang 5-star hotel, go. Diba? Galingan mo. You need to have your confidence. You need to have these interpersonal skills. Importante ang interpersonal skills sa ABM. Importante ang interpersonal skills sa accountancy, sa business management. Kasi diba,
when you say business, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Management, major in Nagaduti, major na data, it is always about your personality. It is all about confidence. It is all about your capability, how you deal, how to deal with different types of people, how you speak in a large group, how you assert, how you influence and inspire others. Kas chay ti chay. Diba? It is not only about the physical look. Dapat yung pag narinig nila yung pangalan na Doc Yari, ay kilala ko yan. Diba? Magaling yan. 90-90 grado na. Hindi lang ganon. Pag sinabi, Doc Yari yan. Ay, parang hindi nagsasalita yan eh. Pero pag yan, nagtayo sa, tumayo yan sa harapan, ay naku, makikinig ka kasi very inspiring. Madami siyang alam. Dapat ganun kapasabog yung personality niyo. Yung meron, ang dami-dami niyong bala. Ang dami-dami niyong reservations sa sarili niyo. Ito lang pinapakita mo. Parang yung ano, iceberg. Nakikita mo yung iceberg, yung tip lang. Yun lang yung nakikita. Pero hindi nila alam, when you go beyond, ang laki mo pala, di ba? Isa kang buwaya, isa kang halimaw. Ganun dapat. Positivity should always be there. Okay. Emotional intelligence. Kanina pinag-usapan natin communication skills. Ngayon naman, emotional intelligence. May ano pala, may IQ din pala ang emotional, may talino ang emotional. Akala ko separate sa brain, di ba? Being able to understand and manage your own and others' emotion. Simple. Nasa negosyo ka. Halimbawa, restaurant ang negosyo mo. Nagpa-meeting ka about reklamo ng isang customer. Nagpa-meeting ka ngayon. Pinagalitan mo si security guard kasi mali yung approach niya sa customer. After noon, pinabalik mo sila sa kanilang mga responsibility, sa kanilang mga functions sa negosyo mo na restaurant. Huwag dapat whole day na ganun ang emotional stress mo. Dapat di-discharge mo na yan after ng meeting mo. Kailangan nakangiti ka pa rin, kailangan masaya ka pa din, kailangan positive ka pa din. Because it will affect the entire of your business. It will even affect your interactions with the customers. It will even affect your personality towards the customer or yung mga tauhan. It will create trouble sa negosyo mo. Eventually, so much stress ka na. Nga, ti bosses mo nakangangaton, aglalaaw kalatan. Ala, yung mga kasi gamin, pinagbayad kayo. Yung mga ganon. Hindi ka na pleasing. Hindi na pleasant yung pakikitungo mo. So, being able to understand and manage your own and other emotions, dapat nakokontrol mo yan, namamanage mo yan. That is emotional intelligence. Kung may talino ka sa emotions mo, dapat gumagana. Okay. I need to be this. Kung nuji balayo, nagapa ni nanang kintatang mo, emotionally disturbed ka. So, kung na pangkadispilaan, tugot-tugot mo dayta, hindi ka makapag-class participate ng maayos kasi disturbed ka. Kasi iniisip mo pa rin yung nangyari sa bahay nyo. You need to have this emotional intelligence. Kaya nga tayo, binigyan ng utak, kasi yung utak natin may mga rooms yan, may mga sections yan. Kung sa bahay nyo, nag-away yung nanay at tatay mo, sinampal ka, pagpasok mo sa school, yung problema mo sa bahay niya, ilalagay mo sa isang kwarto sa utak mo, sa isang room sa utak mo. Isarado mo yan, ilock mo. Para buksan mo yung isang room na off na para sa school. Para pumasok lahat ng mga learnings. Okay. Pag uwi mo sa bahay, isarado mo naman ulit yun. Buksan mo na yung problema sa bahay. At yun ang bigyan mo ng solusyon. May mga rooms tayo sa utak, doon nilalagay. Kasi pag pinagsama-sama mo yan, what will happen? Stress. What will happen? Despair. Hatred. Problem. Leading to bekel. Diba? Nagbibigti.
because emotionally disturbed. Kaya karamihan sa mga kabataan nagbibiktim because of this emotional disability, 'di ba? Emotional unstable sila, 'di ba? Disabled na yung utak nila. Hindi nag-grow, 'di ba? Hindi nagmamature, overloaded. So ang papaganahin mo ito. Kailangan alam mo i-manage yung emotional mo. Lahat tayo kailangan alam i-manage yan. Lahat naman tayo dumadaan sa ganyan. Pag emotionally imbalanced ka, emotionally incapacitated ka, what will you do? You go out. And unwind. Go to your friends. Cry to them. Magsang-sangit ako. Apay kami, friend. Nalugi ako 10,000. Apay, yata nalugi ka 10,000. Nabanglas mo aming diluluto. Cheer up. Kunada pa utangan ka 2,000 damdama. So, kuyugan ka pa nag-lending. At least, adati support group mo. These are the what we call significant others. Diba? Dagito'y supporters mo. Do not surround yourself with people na negative. Ah, gunggunam, nanalugi ka, doon ko na tumagamingking ka, di ba? Pantalagi mo, nagnegosyo ka, kailangan gunggunam, daytantukat. Do not surround yourself with those people. It will not help. It will just create you. It will just create trouble. Yun yung nagdadala sa emotional, problem. Kaya wala kang emotional intelligence. Team working. Being able to work with others in groups and in teams. Siyempre, like, sabi ko sa negosyo, halimbawa ngayon, estudyante pa lang kayo. I just don't know how old are you, Roque de Jesus? Ilang taon po kayo? 17. You are 17. Why did you took this accountancy business management? Sinong kayo? Are you referring to your friends? Who happen to be your classmates now? Ng tropa mo. Good for you because you enrolled at Gifted Learning School. That's a good choice. You gamble your future to Gifted Learning School. That's a good gamble. Diba? Sinugal mo ang iyong sarili, yung future mo sa Gifted, magandang sugal yan. Totoo yan. Ngayon, why ABM? Bakas pinag-desisyonan nyo. At a very young age, you're 17, anong negosyong gusto mong i-put up? At a very minimal capital. Very good. Kasi, maganda yan. Alam mo ba na ako, ang benta ko, isang cactus na maliit. Sasabihin ko lang doon sa online, ay sa Facebook, gatangin yun, t-caption na ha, gatangin yun ako daytoy, tawang paigatang mi ti asukar, kinkape, para usarin minubigat. The amount na 350. Madamdama, ag comment on mine, i-deliver ko. Pero ang amount lang talaga ng binibenta kong cactus is 100 pesos. I've got 250. Diba? Paano? So now, I ask you, my dear, Roque, kung yun ang tinitignan mo na magiging start na negosyo mo since you're young, sa team working, sino sa tingin mo ang makakatulungan mo sa ipuput up mo na online na business? If we're talking about team working, very good. I buy your concept, your idea, your strategy. That's true. Kasi itong relatives and family mo, your friends na kilala mo, related na makakatulong sa'yo,
will be your market. Diba? They will be the one to market your negosyo, whatever it is. Diba? And I think from you alone, talking with you, Roque, you have this confidence. Diba? Sabi ko sa'yo, wala sa itsura ang confidence. Dahil kahit sino, kahit wala man yan, hindi man matangos ang ilong tulad ko, hindi man maganda ang hubog ng features ng kanyang mukha, basta the moment he stand in a large group, alam niya ang sinasabi niya, he is well versed about his business, about everything, then you mean business, then you are confident. Thank you so much, Roque, for telling us about teamworking. Okay, thank you. That's all about teamwork. Who would help? You have to ask yourself, sino ba makatulong kanya? Diba, di girlfriend ko ba? DJ ba friend ko? You gather people who would help you to reach out others so you could mean business. Okay. Now, when we say negotiation, persuasion, and influencing skills, working with others, find a mutually agreeable or win-win solutions or outcome, this may be considered a subset of communication, but it is often treated separately. Okay. How do you negotiate? Let me ask Raisa Ann. How do you negotiate? How do you persuade and influence? Sige nga. Raisa Ann. That yes, you're correct. You have that now as your mindset. Negotiation, persuasion, influencing skills. Yes, you just have to tell the truth. No lies at all. Diba? Because when you say lies, all lies, I think, okay, yan, mabibenta mo, oh, pampaputi to. So, bibilin talaga yan. Ang dami mong napagbentahan today. But the following day, wala nang bibili sa'yo. Kasi, puro lahat lies yung sinabi mo. So, when you negotiate, when you persuade, when you influence others to believe, to buy your product, whether to go to whatever services na in-offer, you need to be true to yourself and to others. That's the number one rule. You need to be true to yourself and to others. That's how you negotiate. You have to convince them that everything na sinasabi mo are all true. Diba? Hindi yung puro charot-charot lang. Diba? Sa mga babakla lang yung charot-charot. Thank you so much, Raisa Ann. Now, conflict resolution and mediation. When we say resolution, this is how we solve the issue. Mediation and how we mediate certain issues. Working with others to resolve interpersonal conflict and disagreements in a positive way, which again may be considered a subset of communication. That is all about it. Okay, I'd like to ask Jan Paul, are you a student of ABM? Hello, Jan Paul. Akala ko you are a teacher kasi nakapolo ka. Oo, you look like a teacher. Well, anyway, Jan Paul, are you married? How old are you? I'm 18, okay. Okay, you're 18. From where are you? Oh, you're in Pangasinan. Very good. Okay, you're having a nice... So you're having a nice vacation. Right. Oh, okay. Get well soon to your mom, and I'm praying for the fast recovery of your mom. Very good. Okay. Problem solving and decision making. Okay. Let's just discuss about problem solving and decision making sa part mo. You are in Pangasinan right now and your mom is in trouble because she's sick. How will you resolve your problem with your current situation? How do you assert still your positivity? Paano ka pa rin gumigising sa umaga na hindi mo na pinoproblema too much yung sitwasyon ng mama mo?
Very good. See, God, who is God? Let me ask you, who is God to you? Very good. Since you believe that God is powerful, that God is everything, that God is always with you, then you will really prosper into whatever line of business that you want. Because you know how to resolve conflict sa iyong utak. You know how to mediate yung problems na umuusbong. So same as true sa negosyo. When sooner or later you're gonna have a business and you feel like there is this level of anxiety na napataas since your business is not booming, your business is struggling, you know that there's God who will be your strength. You know that there's God that will help you to provide everything because as I've said, God will provide. Kasi tignan mo, mas mahirap i-resolve yung problema na conflict sa utak mo kung paano mo ayusin yung pag-iisip mo dahil yung mama mo may sakit at this point of pandemic and you are a student pa. Diba? Pero nagagawa mong ngumiti ngayon, dyan, nagagawa mong ngumiti ngayon at maayos sa harapan namin, it's because you know that there's God who's just always behind you, helping you and pushing you to the limit to work hard for your future. Correct? Very good. That's how you solve conflict and conflict resolutions and you've got that, behavior, that character. Thank you so much, Jan. Okay. Let's go to the problem solving and decision making, working with others to identify, define, and solve problems, which includes making decisions about the best course of actions. When we say problem solving and decision making, if you cannot do it alone, like for example, you're the only one doing the business, you're only the one, sole proprietorship, sa'yo lang yung negosyo na yan. So, what will you do on how to solve the problem? What steps would you... Okay. You've got it. Because as the Bible says, God gave us the serenity to accept the things that we cannot change. The courage to think of those things that are amiable for us. And the wisdom to know the differences. Wisdom is one of the most important ingredients for us to prosper in any business and in any decision. Yes. Yes. Because every day is a process, every day is a transformation, every day is a development, every day means progress. So kailangan every day is a learning process, ibig sabihin,
every day of your experiences could help you to at least transform and to become better. At least, we're learning from you, John Paul. Okay, now let's move on, of course, to the importance of interpersonal skills. Interpersonal skills matter because none of us lives in a bubble. Diba? Wala namang nabubuhay sa antaw dito. Antaw sa bubbles. Sa bula. Ayun, tama. Tama ba? Bubble is bula. In the course of our lives, we have to communicate interact with other people on a daily, if not hourly basis, and sometimes more often. Good interpersonal skills oil the wheels of this interaction, making them smoother and pleasanter for all those involved. They allow us to build better and longer lasting relationship both at home and in work. That's the importance of interpersonal skills, because if we all have all this, there's a capabilities. Kasi pag sinabi natin capacity lang. Pag sinabi natin capabilities, the capacity and ability, right? Capabilities, the capacity and ability. If you have this wisdom, if you put God in the center of your life, if you have this discipline, if you have a good character, if you have the confidence, everything na meron ka dito, then you will probably have a good interpersonal skills. Okay. Good interpersonal skills help you to communicate more effectively with family and friends, because you're guided, diba? You're guided. You have this like a good pathway, because those skills are already acquired, diba? Na-acquire mo na yun eh. Meron kayo based on your daily experiences. Dahil naranasan mo ng madapa, naranasan mo ng ma-boycott, naranasan mo ng maging broken-hearted, naranasan mo ng pinaasa, di ba? Pina-fall ka, tapos iniwan ka. Yung mga yun, yun yung mga learnings na nagsilbi sa'yo, naging dahilan kung bakit naging strong ka to move and to become better. That is all about the composition and the ingredients on how to have a good interpersonal skills, di ba? So, you may not like to think about in these terms, but you almost certainly spend more time with your colleagues than your partner. Okay. I'd like to ask Rom Olete if he is around. Rom Olete, hello. O, tinawag akong advisor. Yes, good afternoon. Thank you so much dahil sa'yo. Andito ako ngayon sa Gifted. Where are you? Hello, I don't see your face. For the benefit of your classmates, Rom Olete is one of our member sa Confederation of Ilocano Association Incorporated sa Mang Ilocano. Ayan. Or CIAC 61892 Baru Arupa. Mr. Rom Olete. Okay. Mr. Rom Olete. Hello? Yes. Bakit wala kang picture? Are you in the CR? Ha? Ah, sira yung cam mo. Okay. Well, anyway, see you on Saturday, right? Because we're gonna have our leadership training and induction ceremony. But anyway, I'd like to ask about interpersonal skills. Ano yung pagkakaiba ng pakikitungo mo sa iyong partner? May girlfriend ka? Pero nagkaroon ka na ba ng girlfriend before? Never na nagkaroon ng girlfriend. Mag-isip-isip ka. Never? Wala kang girlfriend. Boyfriend, meron ka. Ah, Diyos ko. Kawawa ka naman. Wala ka ng girlfriend. Wala ka pang boyfriend. Friends, meron ka. Oh, marami sila. Because you have a family like si Yasi. Okay. Pretending you have a girlfriend. Okay, paibahin na lang natin. Saan ka mas comfortable to deal with? Saan ka mas comfortable na ibigay o ilaan yung oras mo na mas matagal? Sa pamilya mo ba o sa mga kaibigan mo? Because? Saan ka...
Saan ka mas maraming natututunan? Sa apat na sulok ng inyong tahanan, kasama ang iyong pamilya at mga kapatid, ang nanay at tatay mo, o sa mga kaibigan mo, na babae, lalaki, bakla, tumboy. Very good. So, ibig sabihin, when you put up your business, sino ang una mong ikukonsulta sa pagpapatayo mo ng negosyo? Okay, very good. Thank you so much, Rome. Ibig sabihin, you're telling us, kapag nagtayo ka ng negosyo, ang unang ikukonsulta mo at ang unang advisors mo ay the members of your family. Dahil sinasabi mo sa amin na ang apat na sulok ng tahanan ang nagsilbo mong silid-aralan at ang una mong naging guro ay ang iyong mga magulang at mga kapatid. Tama ba ako? Very good. And secondary to that ay syempre yung mga kaibigan mo outside. Sila lang yung hihingan mo ng ibang advice na kung nagkaroon ka ng conflicts or confusions or uncertainties sa iyong utak. Kung halimbawa, pag pinag-uusapan ay pagpaplano sa negosyo. Tama. Okay. Thank you so much, Rom. Olete. Okay. May I ask Kevin De Los Santos. I think, ang ganda ng kilay. Ah, diba? Babaeng babae. Diyos ko, kilay pa lang. Okay. Sabi nila, customer-facing rules such as sales and customer relation management are likely to specify good interpersonal skills as a prerequisite. However, there are a number of other less obvious jobs and careers where interpersonal skills are also vitally important. This includes healthcare professions, including doctors, nurses, and other healthcare professionals. How do you see this topic? When it comes to interpersonal skills, sinasabi na mas importante daw, it's a very vital to have a good interpersonal skills sa healthcare professions, including doctors, nurses, and other healthcare professionals. Mas importante ba na magkaroon ng magandang interpersonal skills sa mga doctors and nurses and other healthcare professionals? Why do you say so? Totoo yan. Very, very correct, Kevin De Los Santos, because these healthcare providers, the medical team, the healthcare providers to deliver the best healthcare delivery system to anyone, to any patient, must have this what we call TLC, the tender, the loving, and care. So part of the tender and loving care is you must have a good interpersonal skills. Kasi no, nagngato ta boses mo, ibagam i-jente pasyente, okay nam to magami, nakatagtagit ta ulog, inom ka nga inom, niya nga itata, di matay ka, no ko nam, lalo nga matay, wala siyang backbone, lalo nga awan iti kwana, iti shoulder to cry on na, awan iti significant others nga mangkwa kanya na. So you need, tama ka yung sabi mo, kailangan they need to assert their professions professionally, diba? The highest and courteous professionalism. Dapat very courteous pa rin sila. That's one way also, no kayat mo tagkaroon tinegosyo and you would like to put up a business, kailangan very courteous ka, very polite ka, you have the manners and right conduct, diba? Sa mga customers. Same as true yung sinasabi dito, kapag halimbawa sales lady, tatama. Diba Kevin? No, di sales lady ka, di nakapayasisan, tapos nakatang-tang, haka nga, garaw, dita nga bado, baliktad ka nga, baliktad dita, di ka mo lang tugumatang. Sublima lang tumanan, tapos ibalik-baliktad mo tumanan, dita nga bado, yung mga ganon, wala. Di, imbis ko ni customer, gumatang, haanan, pumanawon. So, yun yung sinasabi nila, patience is a virtue, correct? Naniniwala ka ba? Now, how about the financial advice and brokerage? How do you see that? When in terms of interpersonal skills.
Exactly. Yan. Financial advice and brokerage, tama ka dyan. And another thing, just to add, syempre, when it comes to articulation, pag i-articulate natin really about financial advice and brokerage, simple lang naman yan kasi eh. Diba? Limbawa, you're financially struggling to your business. Or you want to put up a business but you don't have financial aspect. Syempre, what you need is someone who will really help you. Diba? Who will help you nga haan nga, digitulungan na ka pero pag percent one na ka matlisan, tumati pa kay dagalam nga pakaawanan na malang data negosyo at the end of the day. So you will declare bankruptcy if that's the case. But, of course, dito sa financial advice and brokerage, you need to be very careful also doon sa negosyo na ipapatayo mo. Diba? Kung halimbawa, yung sabi ko nga sa'yo, kung ang negosyo mo ay milk tea, to 25 pesos, pero yung customer mo 15 pesos lang pera, can you deliver the service, the product? Yes, you can. How? Kung 25 pesos DJ, pang large DJ, why don't you come up with another batch nga, adati small, medium large mo, adati small, which is 15 pesos. Diba, na-meet mo na rin yung demand ng client mo. So, you know what I mean? It's all about marketing strategy. So, every day is a marketing strategy. Every day is a learning. Kung alimbawa, sa nangyayari sa negosyo mo, every day is a learning yan. Every day is a process. So, you transform, you rebuild, and you reinvent. Okay ba yun? Kevin? Mm-mm. Okay, can I ask the other lovely lady? I think this is... how many are you here? Okay, let's discuss about the computer programming and development. Okay, all of you must listen. This area is often thought of as the ultimate territory for geeks or geeks, with the assumption that interpersonal skills are not essential. However, technical developers increasingly need good interpersonal skills to understand their customers and to be able to translate between the technical and the practical. Yes, nowadays, we are eaten up by materialistic ideas, and nowadays we are already in a computer age. And computer programming and development is very much important. Especially for Roque de Jesus, who would like to pursue his business sa online, I think this is a great help. You need to be very well-versed when it comes to programming, to computers and everything. Because you need to have those knowledge. And I think part of the accountancy business management is to have this computer programming and development, skills as well. Am I right? Roque. Kasi yung negosyo mo na lang about sa online, I know, alam ko kung paano mo kalikutin ang computer, ang social media. So you need to increase your interpersonal skills also sa computer, because this will help for your marketing purposes. Tama? Because good interpersonal skills are the foundation for good working and social relationship, and also for developing many other areas of skills. This is the basic principle. This is the base. Kumbaga, ito yung pinaka-foundation ng lahat ng skills na mangyayari sa buhay mo as you grow old and as you age, as you progress sa iyong negosyo, sa iyong sarili, your interpersonal skills really matters a lot. Correct. Okay. Improving and developing your interpersonal skills is best done in steps, starting with the most basic but vital. Identify areas for improvement. The first step towards improving is to develop your knowledge of yourself and your weaknesses. Okay, how do you improve and develop, of course, your knowledge to yourself and, of course, and to your weaknesses? How? Paano? May I ask T. Grace, identify areas for improvement. How would you identify your areas of for improvement? In terms of course, improve and developing your knowledge to yourself and to your weakness. Paano mo nade-develop yung knowledge mo sa sarili mo at paano mo nalalaman yung weaknesses mo? T. Grace. Are you there, T. Grace? Ay! You are the advisor. Okay, ma'am. I'm very sorry, all. If you're the advisor,
Can I have another student who will talk about that now? Kasi nakikita ko lang dito si Roque, tas si Kevin, tas si John, at saka si Rome. Sige ma'am, can I have them in the screen? Thank you, Ma'am Grace. I love you so much. Oh, Nathan. Hi. Ang seryoso naman nun. Parang pa-picture sa NBI yung picture niya. Hello, my dear. Are you there? I'm here. Ay, ang ganda-ganda naman ng advisor. Ay, Eugenio. Ayan. Eugenio GLC. Hi, Eugenio. Okay, while waiting for Eugenio, when we identify areas for improvement, the first steps towards improving is to develop your knowledge of yourself. So, pagka gusto mo magkaroon ng improvement sa sarili mo, how would you identify the areas of your improvement? Okay, para ma-improve mo daw yung sarili mo, you need to develop your knowledge of yourself. Paano nga ba yung knowledge of yourself? Gaano ba natin kakilala yung ating sarili? How? Gaano? Start natin kay Kevin. How do you really assess yourself? Gaano mo kakilala? Do you have knowledge about yourself?